Ngayon ay pakikita ko naman sa inyo or i-share ko naman sa inyo ang aking isang isa sa mga sneakers. At last time, yung huling pinakita ko sa inyo ay ang Balenciaga Triple S. Ngayon, ipakikita ko sa inyo itong Nike Air Max. Nike Air Max 270, I think. Yeah, 270. Ngayon, guys, ang kwento naman ito ay... as usual, nagagala sa shopping mall, napadaan naman ako sa Courier Sneakers House. Isa rin sa mga bilihan ng sapatos like ang Foot Locker, Adidas at Nike. So, nung napadaan ako doon, nakita ko ito. At ito, bago lumabas, nung nakita ko palang ito sa YouTube, ay... talagang nagustuhan ko na. Una-una yung swelas niya kakaiba. Tapos yung forma niya kakaiba din. Tsaka yung dito sa entrada. So yun ang isa sa nagustuhan ko. Kaya nung nakita ko talaga ito at naisukat ko at bagay naman sa paa, ay ginarap ko na rin. Actually, ang presyo nito is 550 riyals. So, kaya na mag convert sa peso kung magkano. Times 14, 1.4. So, ayun guys. At, ayun nga, ginarap ko na siya at bagay din naman. So, hindi ko pa siya naita-travel. Dito-dito pa lang. Paikot-ikot. Pinang-badminton. Pinang-takbo. Pinang bisikleta at pinang forma rin. So, ayun ang kwento guys. Sabi ko nga, since 2017, nung nag-start ako mag sapatos ng mag rubber shoes, doon ako nagsimula talaga na nagbibili ng rubber shoes. At naging comfortable na ako sa aking mga suot, lalo sa paa at sa paglalakad especially. So, yan ang kabuang kwento ng aking Nike Air Max 270. So, marami siyang iba't ibang kulay, pero dahil sa gusto ko yung white, ay ito yung aking binili kasi bagay siya kahit sa anong suot. So, ayan guys. Gamit na rin siya, pero kung titingnan ninyo, parang kailan lang. Kaya actually nga pala ito ay almost magto 2 years na sa akin. Parang 2018 ko siya nabili. Before end of 2018. So hanggang dito na lang muna ulit guys. At sa susunod ipakita ko naman sa inyo pa iba kong sneakers. Basta huwag niyong kalimutang mag like at mag subscribe sa Rich Vlog 10 channel. Okay? Ingat mga guys. See you again.